Purihin po ang pangalan ng Panginoon, isang napakagandang pagkakataon na naman po para tayo po ay makapag-aral ng salita ng Diyos. At siyempre, yung ating pong Sunday Gospel ay hahanguin po natin in the Gospel of Luke chapter 16, verse 1 hanggang 13. Basahin po muna natin sa wikang Tagalog. Ganito po ang nasasaad. No? Sabi po dito, sinabi rin Jesus sa kanyang mga alagad, may taong mayaman na may isang katiwala. May nagsumbong sa kanyang nilulustay nito ang kanyang ari-arian, kaya't ipinatawag niya ang katiwala at tinanong, ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Ibigay mo sa akin ang ulat ng iyong pangangasiwa sapagkat tatanggalin na kita sa iyong tungkulin. Sinabi ng katiwala sa kanyang sarili, ano ang gagawin ko? Aalisin ako ng aking amo sa pangangasiwa. Hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Nahihiya naman akong magpalimos. Alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangangasiwa ay may tatanggap naman sa akin sa kanilang tahanan. Kaya't isa-isa niyang tinawag ang mga may utang sa kanyang amo. Tinanong niya ang una, magkano ang utang mo sa aking amo? Sumagot ito, 100 tapayang langis. Kaya sabi ng katiwala, heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang, dali, maupo ka't palitan mo, gawin mong 50. At tinanong naman niya ang isa, ikaw, gaano ang utang mo? Sumagot ito, 100 kabang trigo po. Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang, sabi niya, isulat mo 80. Pinuri ng amo ang madayang katiwala dahil sa katusuhang ipinamalas nito. Sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas tuso kaysa mga makadiyos sa paggamit ng mga bagay ng mundong ito. At nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita. Kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong ito sa paggawa ng mabuti sa inyong mga kapwa, upang kung maubos na iyon ay tatanggapin naman kayo sa tahanang walang hanggan. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Kaya kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Walang aliping maaaring maglingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kamumuhian niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod sa Diyos at sa kayamanan. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Purihin ng Panginoon at tayo po ay mag-aral ng salita ng Diyos. At ang ating pong pag-uusapan sa ating pong refleksyon ay tatawagin po natin itong stewardship o pagiging katiwala. So, sa verse 1, ang audience ng ating Panginoon, o sabihin na natin yung kanyang recipient, ay walang iba kundi ang kanyang mga alagad. Sabi niya sa verse 1, sinabi rin ni Jesus sa kanyang mga alagad, may taong mayaman na may isang katiwala. May nagsumbong sa kanyang nilulustay nito ang kanyang ari-arian. So, may isang mayaman daw po na mayroong isang katiwala o meron pong steward. So, stewardship is the job of supervising or taking care of something, such as an organization or a property. Well, makikita po natin dito na meron pong nagsumbong, at yung nagsumbong steward na to ay maaring nagmamalasakit o kaya nagmamarites. Pero alam niyo po, ang ginawa po nung mayaman, ipinatawag niya ang kanyang katiwala at tinanong, ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Ibigay mo sa akin ang ulat ng iyong pangangasiwa
sapagkat tatanggalin na kita sa iyong tungkulin. No, in this parable, the dishonest manager, mga kapatid, o yung katiwala is about to be dismissed from his job, no? Tatanggalin na po siya sa kanyang trabaho. Sabi nga po sa English, give an account of your stewardship. Ito po yung mga salita na maririnig ng bawat isa, both sinner and believer, no? Maririnig po ito pagdating po ng panahon, no? Ito po yung narinig nung katiwala dito. Sabi nga po ni Spurgeon, sabi niya po that each of us will have to give an account on our stewardship regarding our time, our talents, our treasure, or our influence and everything under our care. Yung lahat daw po ng pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, we will give an account sapagkat accountable po tayo sa lahat ng mga bagay na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. So, sa madali pong salita, ipinatawag at tinanong ng mayaman. Subalit, makikita natin dito, speechless po yung katiwala. No? Kasi alam natin ang totoo. Alam niya ang totoo. Ganon din tayo. Pagharap natin sa Panginoon, talagang wala tayong masasabi. Dahil alam natin kung ano yung katotohanan. And beside, wala rin naman talagang nalilingid sa Diyos. He shows no resistance, no? Nung sabihin sa kanya nung kanyang amo to give me the account, no? Pinagsusulit po siya. So, he knew, alam natin dito that he knew that he would be called to account for his life. And he took that seriously. So, he took advantage. Yung ginawa po dito nung manager ay he took advantage of his present position to arrange a comfortable future. No? Took every advantage to arrange future in life eternal. Dapat ganun din yung ginagawa po natin. Sabi nga po, ay gamitin natin yung bawat pagkakataon, making the most of every opportunity in doing good. No? Sapagkat mga kapatid, mabilis ang panahon, no? Time is so fast. So, sinabi ng katiwala sa kanyang sarili, ito po yung isang pagninilay niya, no? Sinabi ng katiwala sa kanyang sarili, ano ang gagawin ko? Aalisin na ako ng aking amo sa pangangasiwa. Hindi ko kayang magbungkal ng lupa. No, inaamin niya, mga kapatid, na meron siyang problema pagdating po sa trabaho. At hindi lang po yun. Sabi niya, nahihiya naman akong magpalimos. So, makikita natin dito yung steward na ito. So, when he evaluate the possibility, nakita niya yung weakness pero merong isang strength. No? At yung strength na yun, he took the advantage of his present position to arrange a comfortable future. Kaya, sabi dito, ang ginawa niya, sabi niya sa verse 4, alam ko na ang aking gagawin. So, maalis man ako sa pangangasiwa, ay may tatanggap naman sa akin sa kanilang tahanan. So, he come up with a conclusion. But is wise enough to use the last minute opportunity to prepare for the future. No? Na meron siyang nakitang last minute opportunity to prepare for his future. But we don't need to wait. Tayo pong mga mananampalataya, we don't need to wait for the last minute opportunity. Kasi hindi natin alam kung ano po yung pwedeng mangyari. No, baka mamaya it's been too late to decide, mga kapatid. And remember, this is a parable. Ngayon, sabi ng verse 5, what he did, ganito ginawa po niya. Kaya't isa-isa niyang tinawag ang mga may utang sa kanyang amo. Tinanong niya ang una, magkano ang utang mo sa aking amo? Sumagot ito, 100 tapayang langis po. Kaya sabi ng katiwala, ito ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, maupo ka't palitan mo, gawin mong 50. So, ibig sabihin, mula sa 100 tapayang langis na pagkakautang, pinagawa ng katiwala na gawin na lamang pong 50. No? At sabi ng verse 7, at tinanong naman niya yung isa pa, ikaw, gaano ang utang mo? Sumagot ito, 100 kabang trigo po. Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Sabi niya, isulat mo, 80. So, pinasulat sa kanya, 80, mga kapatid. Well, pinuri ng amo ang madayang katiwala.
dahil sa katusuhang ipinamalas nito, sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas tuso kaysa mga makadiyos sa paggamit ng mga bagay ng mundong ito. So Jesus' assessment, mga kapatid, is still true, no? That the sons of this world are more shrewd or wise in their generation than the sons of light. So, na-i-compare po dito yung mga sons of light at saka yung sons of this world. No? Yung mga anak ng sanlibutan ito at yung anak ng liwanag ay na-i-compare. But, yun naman po talaga ang reality. Minsan, alam nyo po ba na ako po'y nag-mission noon sa isang probinsya ng Rizal way back maybe around 30 years ago, no? Nung mag-mission po ako doon ay talagang mamamangha ka dahil napakarami po doon makikita po natin na hayop ng abon nakadikit pa sa mga dingding, no? Samantalang yung salita ng Diyos ay hindi po nila nalalaman. Kahit nga daw po yung Coca-Cola ay widely distributed than the gospel. So sa madaling salita, makikita po natin dito na parang ang children of light nga naman, medyo mabagal pagdating po sa paggawa, no, mga kapatid, o paggamit ng mga bagay ng mundong ito. So sa verse 9, at nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita, kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong ito sa paggawa ng mabuti sa inyong mga kapwa, upang kung maubos na iyon, ay tatanggapin naman kayo sa tahanang walang hanggan. So, yung sons of light dito, mga kapatid, ay referring to the children of God, no? While the children of this world, ito po yung mga probably the unbelievers, no? Mga hindi kumikilala at hindi tumanggap sa ating Panginoon. So, sons of light must invest your resources for the Lord before it's too late. Dapat i-invest natin yung mga resources natin, yung ating mga talent, yung ating mga, yung time, yung ating capability, yung lahat that was entrusted to each and every individual, so each and every one of us, no? So, sa madaling salita, ang totoo naman, hindi naman hinahanap ng Diyos yung wala ka o yung wala tayo. Ang hinahanap ng Diyos, yung meron tayo. Sapagkat alam ng Diyos what was given to us, ano po yung kaloob na meron po tayo na hindi po natin ginagamit para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kaya sabi ng verse 10, ang mapagkatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. He who is faithful in what is least is faithful also in much. So, in these words, mga kapatid, money is considered to be one of the least things. So, therefore, if a person cannot be faithful in managing the things that are least, they should not be trusted to be faithful in handling the things that are much. You know, especially yung mga spiritual na mga bagay na ipinagkatiwala po ng Panginoon sa atin. Kaya sabi ng verse 11, kaya kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? Sino ro po yung magtitiwala sa atin ng tunay na kayamanan? So, in other words, gamitin natin ang kayamanan ng mundong ito sa paggawa ng mabuti sa ating mga kapwa upang kung maubos man daw iyon ay may tatanggap naman sa atin sa tahanang walang hanggan. So, verse 12, at kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? So, why sayings po yan, no? Kung hindi raw po tayo mapagkakatiwalaan ng kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa atin ng talagang para sa atin? So, verse 13, walang alipin na maaaring maglingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kamumuhian niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran naman ang tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod sa Diyos at sa kayamanan. So, no one can be faithful to more than one master. So, mga kapatid, napakaganda po niyang talinghaga na yan
Kaya't kuha po tayo ng lesson, no? Yung lesson na pwede po nating baunin, no? Lesson on stewardship, no? A lesson on stewardship. There are 5 lesson na makikita po natin dito. Number one, be a good steward, no? Tayo po ay maging mabuting katiwala. Kapag tayo po ay napagkatiwalaan ng Panginoon, sabi nga, yung napagkakatiwalaan sa maliit, napagkakatiwalaan sa malaki. So, sa madaling salita, maging mabuti tayong katiwala. Gaya nga po nung verse 1, sabi doon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, may taong mayaman na may isang katiwala, no? Pero may mga sumbong na natatanggap yung kanyang Panginoon. It's not because gusto nilang sirain yung taong ito, patid, gusto rin nilang malasakitan upang hindi naman siya at the end mapahamak. No? Ikalawa, so kailangan po natin, lesson on stewardship, number one, be a good steward. Number two, be honest steward. Dapat tayo po ay mapagkakatiwalaan naman. Kapag meron pong ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon, for example, pinagpala tayo ng Diyos ng mga talento, binigyan tayo ng panahon, ng time, binigyan tayo ng treasure, at the same time, mga kapatid, pinagkatiwalaan tayo ng mga pagpapala, ng kayamanan, mga kapatid, ay dapat po alam natin kung paano po siya gagamitin para sa kadakilaan at kaluwalhatian ng po ng Panginoon. Kasi minsan itong hindi natin na i-evaluate, no? Yung isang katotohanan na remember that God will not bless you more than what you need without a reason. Hindi tayo pagpapalain ng Diyos, mga kapatid, hindi tayo pagpapalain ng Panginoon ng sobra-sobra ng walang dahilan. So, kung bakit ka pinagpala ng Panginoon ng labis-labis sa mga pangangailangan natin is for us to be used, para magamit tayo, no, as God's extension ng kanyang pong grasya, extension ng kanyang kamay, extension ng kanyang pagmamahal. So, sa madaling salita, be a good steward, number one, and be honest steward. Number three, be wise steward. No, paano ba, nga po ba nagiging wise? Dito, pinakita dito ng Panginoon na kinalugdan niya, pinuri nung amo ang madayang katiwala, no? Alam niyo po ba, ito'y isang madalas na napapansin po natin na marami po dito mga interpreter natin, mga kapatid, na minsan nalilito po sila dito dahil parang pinuri ng Panginoon yung pandaraya. Pero hindi po. Dapat makita po natin dito yung katotohanan, mga kapatid, ng kanila pong kultura. Yung kanilang culture, yung tinatawag nating kultura. So, dun sa kultura po kasi nila, is very different from our culture. Ibang-iba sa kulturang Pilipino. No, sa atin po, kagaya po ako, nakapagtrabaho po ako sa abroad ng mahabang panahon. Kapag tayo ay nagtrabaho, ay binabayaran po yung bawat araw natin. Ano? Pag natapos yung araw natin o natapos yung buwan natin ng pagtatrabaho, binabayaran tayo ayon sa kontrata. Pero dito po, dapat maintindihan po natin yung collector dito o yung manager dito ay hindi po siya binabayaran base sa kanyang trabaho. Kundi siya po ay parang nangungumisyon sa kanila pong trabaho, sa kanila pong kinukolekta. Sa madaling salita, kung ang pautang ng kanyang amo ay 50, pag pinatungan niya po yun ng 50, ay pag naisoli niya yung 50 sa amo niya, wala na siyang pananagutan. Pero, meron siyang kinitang 50. Or, sabihin na natin, sa 80, napautang ng kanyang amo, pinatungan niya ng 20, naging 100, so yung 20 kanya. Kaya nga, hindi na ako nagtataka o hindi nakapagtataka kung bakit ang mga Pharisee o yung kanilang mga kababayan, no, ay galit na galit sa mga tax collector o dun sa mga maniningil ng buwis. Dahil nga sa labis na pagpatong nila ng mga paniningil. So, I no wonder kung bakit galit na galit ang mga Pharisee at ang mga kababayan nila. Dahil nga po sa ang tingin nila, ito ay traitorship, no?
yung kanilang collaboration with the Roman government, yung mga tax collector na ito, ay masyado nilang nasisikil yung mga kanilang mga kababayan. Kaya ang tingin sa kanila, mga makasalanan. No? So, sa madaling salita, pag nakita po natin yung kulturang ganito, ito pong isang talata rito na ang ginawa po niya sa verse 5, verse 6, and verse 7, ay siningil niya, mga kapatid, no? Siningil niya yung may pagkakautang sa verse 5, 6, and 7, yung may mga pagkakautang sa kanyang amo, siningil niya. Yung isa, may utang ng 100, siningil niya ng 50. Marahil ay yung kanyang patong ay 50. So, ang inalis niya, yung kanyang patong. Kaya, pinuri ng amo yung madayang katiwala in the percent. Madaya eh. Kasi, ginagalaw, nilulustay nito yung kayamanan ng, o yung ari-arian, o sabihin na natin, kayamanan ng mayaman, no? Nilulustay niya yung kanyang, sabi po dito, yung kanyang ari-arian. And yet, mga kapatid, and yet, dito, hindi niya nilustay, kundi ang ginawa po niya, ay yung mga pagkakautang ay inarrange niya. Inarrange niya dahil sa kanyang paniniwala na yung pabor na binigay niya sa mga taong ito ay isang araw ay babalik sa kanya. So kaya yung atin pong lesson on stewardship, number one, be a good steward. Number two, be honest steward. Dahil nga po, mga kapatid, kapag hindi po tayo naging honest, isang araw sisingilin tayo ng ating dishonesty. No? Yung ating pagiging dishonest ay sisingilin po tayo kagaya po ng nangyari sa mamang ito. Pero kahit naman nagkamali tayo, no, naging dishonest tayo, nagkamali tayo, but if we are wise to correct, no, yung ating mga pagkakamali, eh iko-commend din po tayo ng Panginoon. Ang Lord naman kasi fair yan eh, no? Fair ang Diyos. Ang ibig sabihin, kapag nakita naman ng Panginoon na tama yung ginagawa natin, mabuti yung ginagawa natin, the Lord will surely commend us. No? Pupurihin din naman ang Panginoon. Bibigyan naman tayo ng Lord ng consolation sa ating mga ginawang tama. So, number one, be a good steward. Number two, be honest steward. Number three, be wise steward. And also, be generous steward. In verse 9 po, makikita natin dito, nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita, kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin niyo ang kayamanan ng mundong ito sa paggawa ng mabuti sa inyong kapwa upang kung maubos na iyon, ay tanggapin naman kayo sa tahanang walang hanggan. So, yung mga generous po na mga tao, mga kapatid, ay mabuting katiwala po yan. Be generous steward. Dahil kapag tayo po ay naging generous, naging mapagbigay, matulungin sa kapwa. Alam naman po natin, mga kapatid, sabi nga po ng Biblia, maraming nagpapasalamat sa Diyos because of our generosity, because of our giving. Dahil sa pagiging mapagbigay natin, marami daw pong nagpapasalamat sa Diyos. And lastly, no, be faithful steward. Sabi nga po dito ng ating binasa, hindi kayo maaaring maglingkod sa Diyos at sa kayamanan. So, walang maaaring maglingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kamumuhian niyang isa, iibigin ang ikalawa, paglilingkuran ng tapat ng isa, at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod sa Diyos at sa kayamanan. Again, no one can be faithful to more than one master. Kailangan alam mo kung sino ang iyong pinapanginoon. Alam mo kung sino o kung kanino ka dapat namamanginoon. So, sa madaling salita, mga minamahal kong kapatid, napakagandang lesson po yan. Be a good steward, be honest steward, be wise steward, be generous steward, and be faithful steward. Yan po ang ating talakay ngayon po dito sa talinghaga, no, mga kapatid. At salamat sa Diyos. Sabi nga po ko nung isang kaibigan natin dyan, si Brother James Johan ng Zambales, nagpapa-shout out. Ayan na, shout out na kita, bro. At comment down below, mga kapatid, para
ma-shoutout ko rin po kayo. Mabati ko po yung mga tumatangkilik at patuloy na nakikinig at nag-oobserba po ng atin pong reflection para po sa Sunday Gospel. Inagahan ko na po ngayon para medyo makapag-prepare pa naman po kayo. So maraming salamat po and God bless everyone. Kuya Bong.